Market is up by 78 points or 1.15%. Si Vultes 5 bumabangon. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, market summary Lunes edition. Yan ang pagkukwentuhan natin. Unang-una, buena mano. Dahil buena mano ngayong buwan, maganda naman ang performance ng market natin. Dahil bayan sa turukan ng Tito Box? Ay hindi, yung Sino Box. Sisilipin natin yung mga minamanok natin. PHA, Lodi, APL, Vul, Dito, and MM. Let's have a short prayer po muna bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito po Tito Vlogs. Tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan yung 13 years of experience natin sa pagtitrade ho nitong Philippine stock market ay kinukwento natin. Ang tawag natin, Tito Moves, yun yung na-discover po natin. Kaya kung naghahanap po kayo ng tatambayan dito sa stock market, welcome na welcome po kayo. Tara na, makitambay na. Huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes nagkakaroon tayo ng live stream yan, live tambayan. Makiguluho kayo. Pwede niyong tabihan yung Team No Skip Ads, Team Auto Like at Team Replay Bomber. Yan ha. Makigulo na mga titos and titas ha. So ngayon, papasok muna natin yung market summary natin ha. Andali lang. Ayan na. Ayos ba? Bagong screen yan. Doon sa matatagal ng tambay ha. Mga titos and titas, ngayon pong araw na to ay Lunes, March 1, ang atin pong value turnover is 7.7 billion. Normal lang yan, no? Diba? Ang gainers natin ay namamayagpag dahil meron po tayong 149 gainers. Ayan, nakikita nyo rito. Yan. At 76 na losers. Diba, mga titos and titas? At syempre, meron tayong net foreign selling. Ito yan. Net foreign selling natin today ay 863 million. So, medyo malaki ang ating net foreign selling, mga titos and titas. Ang top movers, kita nyo naman ha, dahil 2 Trade Asia tayo ngayon, meron tayong top movers, SM, AC, BDO, Ali, EMP, MBT, URC, MEG, MPI, and AP. Lahat po yan, kulay green, mga titos and titas. At ang ating top gainers, EMP, AC, FGen, BDO, MEG, puro blue chip yung nasa top gainer natin, AP, MPI, Ali, SMC, MBT. At ang ating top losers ay LTG, BPI, GTCAP, SECB, Bloom, AEV, SMPH, and JFC. So ito ho, yan ho yung mga nasa top gainers sa movers and top gainers sa losers. Ibig sabihin, ito yung mga may volume, diba? Na yung iba, ito, ang most active, ito si SM, ayan eh, SM, MBT, BDO, Ayala Land, SMPH, kita mo, active pa rin. Puro blue chip ngayon yung ano ha, yung most active ha. URC, ICT, AC, TEL, and BPI. Nawala dito sa most active yung APL, di ba? Yun ang nawala dito. So, halos puro blue chip sa nagalawan ngayong araw po na to. Mga titos and titas. So yan, mamaya sisilipin natin ano galaw ng market. Matapos po muna yung ating mga tabalits, ipasok muna natin yung tabalits natin. Ito galing sa inquirer.net. COVID-19 vaccinations begin in Philippines, so thus reopening its economy. Bagood news to ha, Manila, Philippines. As the Philippines finally launched coronavirus vaccinations on Monday, the government wasted no time to reopen industries hobbled by quarantines, even without formally loosening lockdowns themselves. While officially Metro Manila and 8 other areas remain under GCQ this month, cinemas, arcades, and libraries, tambayan ko nung college to eh,
libraries eh. May begin to accepting guests. Ayan, makakapasyal na naman sa library, no? In these areas, starting March 5, under a new Trade Department circular issued on the same day, inoculations arrived from China but uploaded to the agency's website only on Monday. Museum, tourist attractions, cultural centers, as well as conference halls may also accept patrons by Friday, subject to different capacity limitation as well as health protocols. Ayan, good news to. Good news yan. Buti na lang nasama talaga yung library eh. No? Yung tatambayan natin ng college eh. Diyan tayo tumatambay sa library. Good news ito, no? Kahit papano, unang magandang balita dito, yung vaccine. Nakita ko kanina si Yorme. Tinurukan eh. Tsaka yung mga ibang mga health officials natin talagang tinurukan. So yung confidence sana no ng mga titos and titas natin ay tumaas na at magpabakuna na hangga't meron. Oo. Kahit sino bak pa siya. Hindi, kahit sino pa, kahit anong bakuna pa. Ayun nga, sabi nga basta kailangan daw magpabakuna. Kung ayaw nun Sinovac, ay pwede naman magantay kung willing to wait para tayo part, no, mga titos and titas. Pero good news to, maganda rin ang mukhang maganda rin ang reception ng market natin. Pero mamaya, yun nga, sisilipin natin ano sinasabi sa chart. Yan, next balita, galing naman sa Philippine Star. Philippine Star pala yung kuna kanina, hindi pala may inquirer yun. Oh, mali, Philippine Star pala rin yung unang balita natin. Inflation seen settling at 3.8% in February. Manila, Philippines, prices of basic goods and services likely eased in February, but the slowdown may not last long as inflation is expected to sharply rise in the coming months, according to London-based think tank Capital Economics. Headline inflation, which is the rate of increase in the consumer price index, may settle at 3.8% in February after it reached a 2-year high in January. This is in contrast to the forecast of BSP, which expects inflation to settle between 4.3% and 5.1% in February. Uy, aba, mababa pa. No, mas maganda to kung 3.8, ano, kung ang pinaforecast ng BSP is 5.1. 4.3 to 5.1. So, good news ito. Yun nga lang, ang hindi maganda rito, sinasabi nila, mukhang temporary lang at mukhang tataas ulit ang inflation natin in the coming months. No? So, antabayan na natin yan. Mamaya, papaliwanag natin. Nakikita kasi sa chart eh, no? Kung ano talaga kahihinatnan. So, next balita, galing ulit sa Philippine Star. Pinakyaw ng Philippine Star ang mga tabalits natin na BSP sees further rise in crypto currency transactions. BSP na nagsabi niya na hindi na ako. Manila, Philippines, cryptocurrency transactions are expected to soar further this year after a 5-fold increase in 2020 due mainly to the surge in the price of Bitcoins na kalay dito, as well as broadening of regulations amid evolving nature of financial innovation, according to BSP. The value of transactions processed by virtual currency exchanges or VCEs, no, amounted to 76 billion as end of September last year, more than 5 times the 14.9 billion recorded in end September 2019. Good news din yan, syempre, mga titos at titas, ano. Pero ito, para sa akin, okay naman na i-compare po yan from previous year to this year, no. Pero yung laki din ng increase po na yan is mainly because dun sa pag-akyat ng presyo ng Bitcoin. Mas marami kasi nagkaroon ng interest ngayon eh. Dahil nga umaakyat. Last year kasi baksakan, di ba? O, pangit pa. Ngayon gumanda, so dumami yung nagte-trade. Yan. Eh, lalo pang gaganda yan, no? Mga titos at titas, kaya sana tayo bukod dun sa stocks, ano? Lalo na yung mga titos natin na matatagal na nag-i-stocks, no? At kahit yung mga bago lang, sana ma-consider nyo rin ano, itong bagong asset class na to. Ha? Meron na tayong mga ilang nagawa, mga titos and titas, na mga videos. Yan. Yan, about Bitcoin yan. Ha? At syempre, kung gusto nyo naman din pong sundan yung kabilang tambayan natin, ha? Meron pa tayo, syempre. Oo, i-follow nyo na
yung TVCC, TitoVlogs Crypto Channel, yan. Yan, dyan naman. Ano? Dyan tayo magpo-post ng mga videos natin about cryptocurrencies. No? So marami. E yan, 24/7. Eh, napakarami hong pwedeng pag-usapan pagdating sa cryptocurrency. So yan po ang ating mga tabalits. Pwede na natin ulit ipasok ngayon yung ating chart na. Yes. Yeah, bebe. Ipasok na natin yung ating chart. Hindi yan. Teka. Anong nangyari? Ayan. Ay. Suwabe. Oo. Ito pong ating index, mga titos and titas, ay ayon. Ginawan ko na ng parallel channel. Yan. O, diba? So, nagdi-dribble-dribble tayo, pero pataas na. Yun ang magandang nakita natin. Ano? So, mga titos and titas, mukhang itong nakita natin last week, no? Yung 6-7, mukhang yun na yung bottom ng channel natin. So, mukhang ready na ulit tayong kumambyo pataas sa daily who ito. But expect a resistance somewhere between 7-7 ulit, no? So, ito, ibig sabihin, pagka ganito, no? Mga titos and titas, ito yung area pagka nasa ilalim ho nitong dotted line. Pero ginawa ko lang yan, ha? Kaya subjective yan. Kung tama ho yung drawing natin, pag nasa ilalim, that's your time to accumulate, no, mga titos and titas. Pag nasa ibabaw, op, hinay-hinay. Yung iba, kung gusto mong iswing tong index, yan, baka may makita kang mga blue chip na kaparehas nito itsura, gusto mong iswing, pwede ka ngayon mag-swing. Pag nauuntog dun sa 7-7, bawas, di ba? So antayin mo uli, magtsatsaga ka bumaba. Pag bumaba na naman dito, pwede ka na naman magkarga. So katulad nito, no? Nasa lower channel siya, 5-9, tapos umakyat tayo. October to, di ba? October 16, nag-top tayo. November 23. So 5 weeks nag-top ka na. So pwede ka na mag-sell diyan. 'Yun nga lang yung bottom, so November 'yan, yung bottom. Ang tagal din. So, ganun talaga. Tsagaan eh, di ba? Kung magaling po kayo mag-swing, so pwede nyong i-swing it, baby. Yan, ha? Mga titos and titas. So, sa ngayon, kung hindi natin i-consider yan channel, meron tayong resistance, syempre, sa short term, dito sa 6-9 na kailangan nating i-break. Pero considering na kung tama ho yung channel natin, malamang i-break natin yan. At magkakaroon pa tayo ng konting resistance pa rin sa 7,000 level. So, hindi natin alam kung magdi-dribble-dribble tayo dito sa dotted line, which is nakita natin, ano, ito ho, no, nung February, yan eh, dyan lang tayo nag-dribble-dribble, kung dyan ba tayo iuntog, babalik tayo, or this time, tatagusin tayo, parang letter W to nakikita ko rito, ha. Ayan, no. O, parang gumaganyan lang eh, oh. Tut-tut-tut-tut-tut-tut. Aba. Yan ba ang gusto mong gawin? Eh, nasa kanya na. Abogati, kulay na. Diba? Kung gusto ba ng W niyan, eh wala tayong magagawa. Sabi nga natin, nakikisakay lang naman tayo. So, observe natin, ano? Pero probably we could have found the bottom already for this time, ano? Dito sa index, itong downtrend niya, mukhang nakita na po natin yung bottom, no? Kung tama nga, sabi ko nga, kung tama po itong ating drawing. So, yan ang PSEI. So, good news na yan para sa akin. Diba? Okay na tayo dyan. So, para magko-consolidate ka upward, konting consolidation, may range ka na tinitrade, mas madaling i-predict ngayon. Next po is pamparam-pam-pam, silipin natin si PHA. Ayan. Teka muna, bago natin ituloy ang silipan portion natin, ha, mga titos and titas, ipapaalala lang natin. Ito pong ating programa ay rated KKBB. Ano ho yung KKBB? Kanya-kanyang bili at benta po tayo, ha? Hindi ito recommendation to buy, sell, or hold. Hindi porkit nakikita ninyo na nire-review natin gamit ang chart ng 2 Trade Asia, ha? Gamit itong kanilang charting tool, ay bibilin nyo na, ha? Oo, kailangan ho, aralin nyo rin, ha? Mga titos and titas, ha? So, wag basta-basta pipindot ng buy, sell, or hold, ha? KKBB tayo, your money, your pera, si PHA. Ito si PHA, may trend line. Yan. Lagay natin yung trend line ni PHA. Ayun po, no? So, tapos, ascending triangle ang binubuo. Again, kung tama lang yung drawing natin, ha? Kasi subjective ho ang drawing.
So makikita ninyo, may ascending triangle yan. Okay, yung support niya po, pataas ng pataas. Okay, yung kanya pong resistance ay naka-steady sa 325 area. So titignan natin in the coming days kung kayang biyakin yung 325 area. Ngayon, kung hindi ho yan, ito naman yung support naman natin ng babantayan. Sa ngayon ay nandito sa area ng 285 area. So pag tinagos yan, babagsak tayo sa trend line, sasaluhin tayo nitong blue line natin na sa 215 area. Eh ganyan lang naman eh. Ganyan lang po. So kung sumusunod kayo dun sa chart, madali nyo lang din maiispatan, di ba? Makita naman, obvious naman na paakyat. Yun nga lang, may resistance. Ang ating MACD ay flat, tumatahe. Tawag natin dito, tinatahe. Up, down, up, down. So, pero meron siya, nandito lang. Ano? So, hindi naman, kumbaga nagko-consolidate yung MACD, pero yung presyo, paakyat. Yan ha, yan po ang pamparampampam. Lex, ipasok natin si Lodi. Aba, si Lodi rin eh. Medyo, ito talaga, ever since kahit nung nilalaro namin nila Tito Boards to, noong mga unang panahon pa, ganito na ho talaga ugali ni Lodi. Talagang, kumbaga kung hindi mo kakilala to, hindi mo, mashe-shake out ka ng mga titos and titas. So, tignan natin, meron akong pattern na nakikita. Ito eh, parang ito yan eh. Kung tama po itong ating, teka lang, ito pala yan eh. Bagoy mong puti, no? Kung tama ito, ito yan. Ito rin niya, pwede yan, ano? Ayun, no? Kaso nga lang, itong pattern na to, kung susundin niya, ibig sabihin, pwede tayong mag-consolidate dito, sa area na yan, di ba? Pwedeng ganon, ha? Kung ito, mukhang ito parehas yung pattern, eh, no? Up, conso up, di ba? So, ito, up, conso up, conso yung sumunod, eh. Ito, conso yung sumunod dito. So, baka mag-conso to. So, tingnan nyo po, no, mga titos and titas. Ang tabayanan natin kung gagawin yan. So, kanina po ay nag-high tayo ng 191. Tama ba to? 191. Kanina. 190 lang. 190. Nag-close tayo ng 178 eh. 190, 178, yan ang ating ano, high at saka closing natin. So, ito para doji yung kandila. So, indecision yan, whether tomorrow makikita ba natin na aakyat or bababa. Kung aakyat tayo tomorrow after this doji, probably we will break 193 na. Baka magkaroon na tayo ng lakas para i-break yung 193. Kung hindi naman, pwedeng ito yung gawin na pattern. No? Kung gagayahin po ito, makakakita tayo nan long red and then long conso. Matutulog to ng matagal-tagal. Probably mga 150 area, no? Ito yung gagayahin. So, titignan natin kung magbabago ba to ng ugali. Yan ang babantayan natin. So, resistance natin muna. I-peg natin. Sabi ko, gusto ko lang to mag-close. 185 lang eh. Eh, ito ano ba to? Yung close nito. Body ni. Oh, yun. 185 lang. Close above 185 lang tayo. Na remember, yung mga naka-follow sa atin dito sa Lodi nung binabantayan natin, sabi natin, nung una, close above 165 lang tayo, goods na eh. No? Ngayon, close above 185, goods na tayo. No? So, yan po si Lodi. Ah, teka muna. Support pa. Siyempre, yung support, yung EMA at saka MA, nasa 155 area, 157 area. Pero expect, mahilig talaga itong bumuntot. Lagi talagang may buntot ito. So, katulad din ito, nagwa 145 pa. No? So, pwede pa ito ulit bumalik ng 140, below 150 area, no, sa intraday niya. Yan po si Lodi. Ipasok natin si Apple, the app. Si Apple. Ayun. Ito, meron tayong Patreon. Ang gagaling na rin ng mga Patreonatics natin. Naispatan nito eh. Teka lang ha. Ang galing ng pagkakaispat niya, isi-share ko po sa inyo. Ang lupit din talaga eh. Ang lupit ng mga tambay eh. Aral na eh. May nakita hong parallel channel dito eh. Ito ho eh. Oh. Ito yung nakita niya. Sabi niya sa akin, Tito, may ginagawang para, mukhang tinutuloy yung parallel channel ni APL, no, simula nung nag-breakout, no,
Oo nga, mukha nga rin, 'di ba? Kung titingnan niyo po. Tapos ito nga, pwede mo ngayong i-consider itong bundok na 'to. Yan, yung bundok na yan, yung nasa ibabaw ng channel, pwede mo i-consider na noise ngayon yan. Diba? Ito ngayon, yung susundan mo na channel. Again, kung tama ho itong drawing natin. So, may makikita ka na rin talagang uptrend na channel. Ngayon, since mukhang matatapos na yung speculative stage, siguro ha, I'm not sure kung, kasi, kumbaga, ano na tayo eh, inaantay na natin eh, nasabi na ng company na mag-ooperate kami, diba? Ay, inaantay na lang natin yung pagdating ng barko for shipment, yung earnings nila, diba? So, yun na po yung mga inaantay natin. So, probably, kung tama ho itong drawing na to, makakakita na ngayon tayo ng dribble-dribble sa area na to. Nakita nyo yung FNI, diba? Matagal pero steady. Merong mga noises above, diba? Pero bumabalik dun sa channel, tapos nagkaroon pa ng isang channel pataas yon kung babalikan nyo yung chart ng FNI. So, tignan natin kung gagawin ni APL is steady, uptrend, mabagal pero steady, which is mas maganda kaysa naman yung, diba, bobombahin pataas tapos mananaranta. Diba? Mas maganda na ito. So, ngayon po, kung ifa-follow natin yung channel niya, ang support po ng channel, ito tamang-tama dun sa red line, no, sa MA20, nasa 2394, 2390, nasa 24, mga nasa ganyan yan. No? So, yan po yung ilalim ng channel. Tapos, ang resistance nito, dun pa rin, 2950, 30 area. Yan pa rin yan, eh. 30, 3050. Yung top ng channel, pwede ka pang lumagpas ng konti. So, probably yung range na 2430, no? So, napakaganda na. So, pagka tinagus yung red, dito ka ngayon sa blue susunod, nasa 2153. Pero, so far, kung tama ho, again, kung tama ho itong drawing natin, itong channel niya, hindi siya nagkakaroon ng noise sa ibaba, ano? Tignan nga natin. Sa taas siya nagkaroon ng noise. Kumbaga, wala siya masyadong laglag sa ibaba. Kung susundin natin yung channel, mga titos and titas. MACD, nagdi-dribble-dribble din. So, nag-cross dati pataas. Ngayon, nag-cross naman pababa. So, tignan natin kung tutuloy yan. Pero most likely, hindi na yan. Mukhang tatahi na yan. Tapos, ito paakyat. Dire-direcho. Yan po si APL. Yung paalala nga po pala natin, ha, mga titos and titas, kung nagustuhan ninyo yung mga nireview natin na tatlo na, pwede nyo po pong humabol sa pagbomba ng like, baka nakakalimutan. Yan, salamat po sa lahat na mga bumobomba ng like natin. Next po, si Vul. Si Vulcan, ito yung nalaglag sa channel. Okay. Ito, para malinaw tayo, may nalaglag sa trendline eh. Pero tignan natin kung lelek ba. Kasi ang steep naman kasi nung, ang tarik naman kasi masyado nitong ginawa nito. You know? Ayun eh, no? Nalaglag. So ngayon, titignan natin kung nalek ba. Kasi kung lelek ba to, babalik po ito dito. Ibig sabihin, itong nangyari na to, lahat ng candles na yan, diba? Noise yan. Ngayon, ang magiging resistance natin, ito muna. Ayun, 355, 350 to 355. Tama-tama sa body nitong candle na to. No? So yan, expect heavy resistance ha, dyan sa area na yan. Bakit kanyo? Kasi yaan yung body ng mga candles to, no? February 11, ay, nandyan eh. February 18, 19, di ba? Plus, yung channel pa niya. May channel resistance pa siya dyan. So probably makakita kayo ng resistance, strong resistance po dyan sa area na yan, no? Ngayon, pag binalik yan, happy-happy tayo. Babalik tayo sa channel and ibig sabihin, noise nga lang to. No? Ngayon, kung mahirapan ho yan, dyan bumalik, so expect mo, yan na yung sinasabi natin, yung mga nakinig po, na tumambay dun sa webinar. Ha? Yung mga nanood po, ay nanood, yung mga nagpa-tito box nung Friday and Saturday, mga titos and titas. O yan yung sinasabi natin, lagi tayo binibigyan ng magandang exit ng isang stock. It's just that, ini-ignore natin. Bakit? Minsan ayaw, matigas ulo eh. Ayaw mag-cut loss, diba? Tapos pagka bumabalik na, pas bumalik na naman, sayang, sana nagbenta pala ako. Again, but that's not a recommendation to sell or to buy or to cut your position. We are just stating some observations na po pwede humangyari. So, kailangan hong i-observe nyo po yan, ano? Sabi nga natin, dalawa pwede mangyari. Pag nauntog dyan, pwede bumaba na ulit yan. Okay? Kasi
Pero ito, breakout din to. Kaya maganda rin. Kaya nga sa akin, 50-50 yan. Pwedeng i-break niya. Ayan, oh. May channel din ho itong pababae. Ayun eh, oh. Eh, binrake niya rin yan. Pero pwede siya mauntog dyan. No? Pag nauntog, pwede ka maka-expect na bumaba. Pagka umakyat yan, happy-happy. Diba? Itong bull at saka yung kanina, sino yan? Yung PA, no? Yung PHA. Halos parang nagkakaparehas ng galaw. Nalaglag lang talaga to. Nalaglag lang talaga itong si bull. MACD. Ito pa pala, kailangan nyo i-observe, no? Sabi nga natin, kasi tumagus na yung MACD, yung blue nagtitrade na below the red. So, ito ho ay kailangan lumipat ulit. Umakyat ulit dun sa red. Palagay ko, pag ginawa niya yan, tatagusin niya to. So, observe nyo in the coming days, ha? In the coming days, kung kakayanin yan. Yan po si Vool. Pasok natin si Dito. Marami na naman po yat ginabisi Tito sa market summary. Si Dito, maginagawa nito. Malapit ka na bang mag-reverse? Ayun. Nag-trade na po above the red line, so which is good. Okay. Ang resistance mo muna rito, itong area na yan, yung 1765 area. Halos ito yung top ng body nitong candle na to, 1765. So, magkakaroon na po ng resistance yan dyan eh. Yan o, magkakaroon na ng resistance yan dyan. Pagka tinagos yan, yung 1918 to 19 ang susunod mo resistance. MACD suggest na mukhang hindi niya pa kayang tagusin yan dahil tusok na tusok eh. Kaya po, no, yung, tignan mo, yung blue nasa ilalim ng red eh. Eh sabi natin, di ba, kailangan yung blue nasa taas. Gumanon yan. O, di ba? Eh, para maging bullish ka, di ba? Pagka, yan, pagka lumuyo ko yan, umaakyat yung presyo eh. Pero pagka nasa baba, katulad nito, kita niyo yung presyo, pababa rin, di ba? Yan. So, ganyan yan eh. So, kaya ang bias mo ngayon dito, most likely, mauuntog ng 1750. Di ba? Tapos, pwedeng mag-dribble-dribble, katulad nito. Nakita. Ito, o. Ito. Ayan. Kasi hindi natin nasasama sa umaga itong si Dito eh. Kaya medyo mas... Ito po, no, di ba? I-observe nyo, tignan nyo po ito, di ba? So, umakyat, nag-top tayo dyan, tapos bumaba tayo ng dalawang araw, umakyat ulit tayo, pero hindi na natin kinaya, and then bumaba tayo, di ba? Bumaba, nag-consolidate, na medyo matagal to, ha? Tapos umakyat na naman tayo, ayan po, umakyat tayo, bumaba na naman tayo, umakyat na naman. So, titignan nyo po yan. Kung gagayain yung pattern na yan, so, po pwedeng gaganyan na naman ulit yan. Magko-consolidate na naman mahaba, tsaka aakyat ulit. Yan. Ayan, Tito moves yan. Ha? Dito lang kayo nakakita niyang ganyan mga pattern recognition, ha? Mga titos and titas. Kaya kung nagustuhan ninyo, huwag nyong kalimutang i-click yung like button. Asan daw ang support? Yung red line muna, 16 peso area. Pagka tinagos yung support, expect mo yung blue, nasa 13 area. Next po si M&M's. M&M's. Ito naman. Si M&M's. Pero ito, konso to. Obvious na obvious eh. M&M's. Ito. Hanapan natin ng support dito sa area na yan. Yan. Sige, dyan. Dyan ang support natin, ha? Tapos, ang resistance natin, may pababang channel, pero maigsi pa to eh. Eh. Kasi pag si Eminem, pag pinag-uusapan natin si Eminem, para sa akin, medium term eh. So, tignan muna natin yan, descending triangle. Kung i-break out pataas or i-break down dito pababa, no? So, support natin, para sa akin nga, ito, yung area na yan, 650 area. Pwede pa 620, baba natin ng konti. Yung body nitong candle, para maganda-ganda. Ito. Yan. 620. 6.32, di ba? Pwedeng nandyan. So, nagdi-dribble-dribble tayo. Hinaharang tayo nitong channel na pababa eh. Ayan ho. So, dribble-dribble dyan. Expect niyo pagka naipit na ho yung presyo dyan sa triangle na yan, pwedeng kumawala pataas. Okay? So, pag kumawa, syempre, gusto natin kumawala pataas, di ba? Pero kung hindi naman, bababa dito. So, pag bumaba dyan, dito tayo pupulutin, 575 area. Po, no, ganyan lang naman eh. Diyan tayo pupulutin. Lagyan natin yung 575 area. Yeah. Malapit-lapit na yung next support naman. Pero pagka na-break po naman ito,
Ang resistance naman natin most likely nasa 720 area. So ngayon kumbaga nasa 50-50 ka. 'Di ba? Kung magbebet ka sa Merry Mart today, 50% chance of going up, 50% chance of going down. So importante, sabi natin doon sa webinar, it's not just what to buy but how to buy. Paano ho kayo magbubudega ng tama? Yan na muna ang ating market summary ngayong araw. Salamat po sa 2Trade Asia na nag-provide ng ating chart. Ayan, napakaganda, no? Napakagandang chart. E paano, mga titos at titas, ha? Ginabi na. As always, trade wisely. God bless you all. Kita-kits ka, Asbu. Bye!